Isang mapagpalaya at makabuluhang araw sa inyo, mga mag-aaral. Isa na namang araw at bagong taong pampaaralan ang ating pagsasamahan dito sa Valenzuela Live. Ako ang inyong gurong tagapagdaloy, Ginang Fatima Espinosa mula sa Lawang Bato National High School. At sama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunang 7, Kasaysayan ng Asya. Bago natin umpisahan, huwag kalimutan ang inyong panulat, ang inyong attendance sa chat box, ang inyong module sa Araling Panlipunan, at higit sa lahat, at inyong atensyon sa pakikinig. It's AP time! Para sa aralin na ito, sa araw na ito, week 1 ng unang markahan ay hango sa ating Most Essential Learning Competencies o MELCs na naipaliliwanag ang konsepto ng ginawang paghahating geografiko sa Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya, at Hilaga Gitnang Asya. Ang tiyak na layunin naman para sa araw na ito ay nailalarawan at naipaliliwanag ang mga katangiang pisikal ng Asya. Kabilang rin sa mga matututunan mo ay ang lawak at laki ng Asya, ang mga rehiyong nito at ang mga bansang nabibilang sa bawat rehiyon. Upang higit nating maunawaan ang mga ito, narito ang mga katanungang magbibigay daan sa pag-unawa sa araling ito. Una, batay sa mapa, saang direksyon matatagpuan ang Asya? Ikalawa, paano mailalarawan ang lawak ng Asya kung ihahambing sa iba pang kontinente? At ang ikatlo, bilang Asyano, bakit mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal ng Asya? Ang Asya ay isa sa 7 kontinente sa daigdig. Taglay nito ang halos lahat ng katangiang geographical na maaaring taglayin ng isang kontinente. Mailalarawan ng kalagayang geographical ng Asya batay sa kanyang kinaroroonan, hugis, sukat at anyo nito. Kasama sa pag-aaral ng katangiang pisikal ang anyong lupa, anyong tubig, vegetation cover at klima ng Asya. Isa sa mga paraan ng pagtatakda ng lokasyon ng Asya ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa kinalalagyan nito sa latitude at longitude nito. Ang latitude ay distansyang angular na natutukoy ang hilaga at timog ng equator. Ang longitude naman ay distansyang angular na natutukoy ang silangan at kanluran ng primary meridian. Ang tiyak na lokasyon ng Asya ay 10 degree timog at 90 degree hilagang latitude. At mula sa 11 degree hanggang 175 degree silangang longitude. Ayan, narating na natin ang tiyak na lokasyon ng Asya batay sa kinaroroonan nito sa latitude at longitude. Tignan natin muli ang mapa ng mundo. Ano kaya ang inyong mapapansin na pinakalitaw sa katangiang pisikal kung ihahambing ito sa ibang kontinente? Tama, grade 7. Ito ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Ayan, nailarawan na natin ang Asya. Ngayon naman ay alamin natin ang mga rehiyon sa Asya.
niyo ba na nahahati sa limang rehiyon ang Asya? Ito ay ang Gitna o Hilagang Asya, Kanlurang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, at Silangang Asya. Tinatawag ito na geographical at kultural na sona. At ang isinaalang-alang o batayan ng paghahating ito ay batay sa pisikal, historical at kultural. Gitna o Hilagang Asya, Central Asia o Inner Asia. Ang mga bansang kabilang dito ay ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Ang vegetation cover sa rehiyong ito ay malawak na grassland, steppe, prairie at savanna. Central continental ang tawag sa klima na nararanasan sa gitnang Asya. Nakararanas ng pinakamahabang panahon ng taglamig at napakaikling panahon ng tag-init. Kanlurang Asya, tinatawag ding Muslim World at kinategorya bilang Arid Asia. Ang mga bansang kabilang dito ay ang Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, at Yemen. Nahati sa tatlong rehiyon ang Kanlurang Asya. Ito ay ang Northern Tier, Arabian Peninsula, at Fertile Crescent. Klima naman sa Kanlurang Asya ay labis o katamtaman ang init o lamig sa isang lugar, bihira at halos di nakararanas ng ulan. Para sa Timog Asya, tinatawag din itong Land of Mysticism. Ang mga bansang kabilang dito ay ang Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, at Sri Lanka. Ang lokasyon ng Timog Asya ay isang subcontinent na nakausli sa karagatan ng Indian Ocean. Ang Himalayas naman ang nagsisilbing hangganan nito at ng China sa hilagang silangan ng rehiyon. Para sa klima sa Timog Asya, mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig ng Disyembre hanggang Pebrero, at tag-init ng Marso hanggang Mayo. Nakararanas din ng monsoon climate ang ilang bahagi nito. Timog Silangang Asya, kilala din bilang Farther India at Little China. Ang mga bansang kabilang dito ay ang mga Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Philippines, Malaysia, East Timor, Brunei, Indonesia, at Singapore. Tropikal ang klima sa Timog Silangang Asya. Nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw, at tag-ulan. Ang vegetation cover sa Timog Silangang Asya ay tinatawag na tropical rainforest. Silangang Asya, ang mga bansang kabilang dito ay ang China, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, at Taiwan. Lokasyon ng Silangang Asya ay ang rehiyon na may pisikal na hangganan tulad ng Gobi Desert, Mongolian Tibetan Plateaus, Himalayas, at Pacific Ocean. Monsoon climate ang klima sa Silangang Asya. Mainit ang panahon para sa mga lugar na mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Ayan, naisa-isa na natin ang mga rehiyon sa Asya at ang mga bansang kabilang ito. Narito naman ang mga dapat nating tandaan. Ang Asya ay isa sa pitong kontinente ng daigdig at ang pinakamalaki na may kabuuang sukat na 44,400,000
486,104 kilometrong kwadrado. Nahati sa limang rehiyon ng Asya: Hilaga, Kanluran, Timog, Timog Silangan, at Silangang Asya. Tinatawag na geographical at kultural na sona ang mga rehiyon ito dahil isinaalang-alang ang paghahati ng mga aspetong physical, historical, at kultural. Malaki ang bahaging ginagampanan ng kapaligirang physical sa pamumuhay ng mga tao dahil sa idinudulot nitong samot-saring kapakinabangan. Ang patuloy na interaksyon ng tao at kapaligiran ang siyang nagbubunsod ng mainam na pamumuhay ng tao na patuloy na pinauunlad ng tao sa kasalukuyan. Bago tayo magtapos sa ating aralin, ay magbibigay ako sa inyo ng isang katanungan. Maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong sagot. Narito ang katanungan. Bilang isang Asyano, bakit mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal ng Asya? Mahusay ang inyong sagot, mga grade 7. Mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal ng Asya sapagkat nakaka-impluwensya ito sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano at nagdudulot ito ng maraming kapakinabangan. Bago tayo matapos sa ating aralin, ay magkaroon muna tayo ng maikling pagtataya. Mag-react lamang ng hard reaction kung ang pahayag ay tama at sad reaction naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng 2 segundo para sa inyong sagot. Para sa unang pahayag, ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa Asya. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa ikalawang pahayag, mayroong 7 rehiyon na bumubuo sa Asya. Timer starts now. Ang sagot, mali. Para sa ikatlong pahayag, geographical at kultural na sona ang isinaalang-alang o batayan sa paghahati sa rehiyon sa Asya. Ito na rin ay batay sa physical, historical, at kultural na aspeto. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa ika-4 na pahayag, isa sa mga paraan ng pagtatakda sa lokasyon ng Asya ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa kinalalagyan nito sa latitude at longitude. Timer starts now. Ang sagot, tama. At para sa huling bilang, malaki ang bahaging ginagampanan ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga tao dahil sa idinudulot nitong samot-saring kapakinabangan. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para naman sa ating question and answer portion, i-type lamang muli sa ating comment section ang inyong mga katanungan. Ayan, mayroon na tayong isang katanungan. Paano po mailalarawan ang geografiya ng Asya? Isang magandang katanungan iyan. Batay sa ating napag-aralan, mailalarawan ang geografiya ng Asya batay sa kanyang kinaroroonan, hugis, at sukat, pati na rin anyo nito.
Naway nasagot ko ang inyong katanungan, mga bata. Kung hindi ko man nabasa at nasagot ang inyong katanungan, ay huwag kayong mag-alala. Dahil maaari naman mabigyan ito ng kasagutan ng inyong guro sa Araling Panlipunan 7 sa pamamagitan ng inyong follow-up discussion. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig. Ako si Ginang Fatima Espinosa mula sa Lawang Bato National High School, ang inyong gurong tagapagdaloy. Paalam!